What's up, what's up? So, naisipan ko ngayon ang aking magiging lunch. Naisipan ko ngayon ang aking magiging lunch ay ito. Hindi ko alam, medyo wala ako sa anong kumain ng kanin ngayon. So, yun muna ang binili ko. Nakakabusog din naman to eh. Kaya, kain tayo guys. Hindi ko alam kung ginagawa din ng iba yung ganito, pero ako kasi, alam nyo yung, ang tawag dito, yung San Marino. Gusto ko yon yung San Marino. Tapos, lettuce. Hindi, lalagyan ko lang ng konti. Ganyan. Yan. Yan. Tapos, kape. Ganyan. Ang sarap, promise. Nagugas ako ng kamay ah. Ang sarap lang. Gustong-gusto ko kasi dito yung ano, yung maanghang. Ang sarap niya, promise. Ayan guys, kakatapos ko lang naligo at gabi na. Nawala sa isip ko kasi kanina na i-video yung mga sinasabi ko sa inyong halaman na bago kong mga binili at pinatanim. Kasi nga, napansin ko dun kasi sa rose, diba kung matatandaan nyo, yung dun sa harapan ng terrace ko, ang pinalagay ko dun is rose. Maganda naman, every time na namumulaklak, masipag naman kasi sila mumulaklak. Yun nga lang kasi, kahit anong gawin kong cut, talagang tumataas sila ng tumataas. Parang feeling ko, ano, parang natatakpan niya yung ano ng dun sa, parang yung view nung tiles na pinalagay kong kulay dun sa harap ng terrace. And then, parang ang pangit din kasi every time na parang syempre lagi kong pinuputulan ganyan. So ipapakita ko sa inyo at saka may bago akong binili din. Ang totoo, nakalimutan ko na kung ano yung sinabi nung tinera kung anong pangalan ng pinili kong bagong mga halaman. Pero pakita ko sa inyo. So ito yung binigay ng aking hipag. Medyo ano na nga, dumami na nga yung ano niya. Dumami na yung dahon niya. Which is, lagi lang siya dito. Hindi siya direct sun. Pero, okay naman. Mukhang maganda yung lugar niya. And then, ito. Yan yung bago kong binili kahapon. Sabi nung ano, maganda daw to, sabi niya. Hindi siya pwedeng direct sun kahit once a week mo lang siyang ano, gusto ko sana yung medyo mataas na paso. Yun nga lang, wala akong makita sa palengke. Siguro pag may nakita ko doon, ilipat ko na lang siya ulit. Supposed to be doon siya. Doon. Pero parang masyadong mataas siya. Kaya dyan ko siya nilagay. So, ayan. Si mother. Hi mother. Hindi siya nagpo-focus. Yan. So, ayan. Nakapun siya. Ayan yung snake plant.
Ang kapilog mo. Heto naman, yung binili ko dati, nandun siya sa may ibaba ng hagdanan. Yun nga lang, nagbulok-bulok yung ano niya. Kaya ako siya nilabas. Pero nung nilabas ko siya, ayan o, nakadalaw na siyang bagong dahon. Tapos may bago siyang tumutubo ulit. Ayan o. Parang mas gusto yata nito, medyo naaraw ng konti. Ayan. Ito siya kung mapapansin niyo. Yan. Siguro mga 3 days yan, ano na yung ano niya, dahon niya. Ito naman, fortune plant. Yan yung pinakita ko sa inyo dati. Kung mapapansin niyo din, dumami na yung dahon niya. Yan. Ito naman yung isang ano. Walang magawa. Walang magawa man dyan. Uy, lumupay ay. Tabi kasi rin saglit. Iaano ko yung ano. Tamang bablog. Magbablog ako eh. Ayan. Ito naman yung mga aloe vera. Ayan. Yun, yun. Malaki na yun masyado. Alam nyo ba nung binigyan ako ng kaibigan ko, ano lang siya, maliit lang, parang ganyan lang siguro. Ganyan lang kaliit yung binigay sa akin isa. Tingnan niya, napadami ko. Tapos, marami na rin akong nabigyan. Ito, pinapamigay ko na rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito nakalagay before yung mga rose, pinalitan ko siya ng ganito. Hindi ko rin alam kung anong pangalan. Mga loko kayo talaga. But yan. Pero dumadami yan eh. Kakaano ko palang yun eh. 1 week. Ito din. So ito. Ito yung hiningi ni Denver dun sa San Fabian. Nabuhay ko din. Ito binigay ni Tintin. Puro bigay. Ito din. Ito yung binili ko kahapon. Yan. Yan yung binigay ko kahapon. Binili ko kahapon. Alam niyo? 1, 2, 3, 3. Binigay ni Tintin. Pati ito. Ayan yung binili ko din. Eto kahapon, medyo lumambot na yung ano niya, yung dahon. Pero nung nilagay ko siya sa lupa, kumanda ulit siya mabubuhay. Parang mas nagagandahan kasi ako pag nandun siya banda. Para mas ano, sorry dun sa ano kasi. Sina mother ko, yan, yan, yan. Yan, sina mother ko kasi. Medyo mainit kasi dito sa kwarto niya. Although may aircon, ayaw niya kasi gumamit ng aircon. Kaya, sa baba siya. So, yan guys, yan yung mga pinalit ko dun sa dati. Kasi nga tulad ng sabi ko sa inyo, nahihirapan talaga ako mamili ng itatanim ko dun. Kasi nga yung bahay ko, yung sa harapan ng bahay, tutok talaga siya sa araw. Unlike kasi dati talaga na maraming halaman dito. Yun nga lang nga, dahil nga marami na rin nagpagawa ng bahay, syempre pinutol-putol na nila. So, yun, sabi naman nila, nung binili, kasi yung una kong binili, sabi na indoor, yun nga, hindi ko alam kung bakit ano yung pinakita ko sa inyo na ano, nagbulok yung ano niya. Pero nung nilipat ko naman siya dun sa terrace, okay, kaya ipinapaano ko muna dun. Tapos pag napalitan na lahat yung, pag napalitan na lahat ng bago, saka kuputulin lahat yung parang nagbulok dun sa ano niya. So, that's it for today's video, guys. And I hope, kahit papano ay
nagustuhan nyo ng aking munting handog. So yun po, and see you on my next vlog. Thank you po ulit, and God bless po.